Apo, mahawa po talaga. Sadya pong nakakahawa ang iFern para po siyang COVID. Apo, nakakahawa po talaga. Kasi yun ang nangyari sa akin, nagpahawa po ako. So magpahawa po kayo dun sa taong nag-invite sa inyo. Okay. Ba't walang ano? Sige, thank you. Okay. So, sino po ba yung nasa harapan nyo ngayon? Okay. Ako po ay si Cecilia Corances from Puerto Galera, Oriental Mindoro. Okay? Kung kinaya ng taga-Oriental Mindoro, kaya din ng mga naririto. At kaya din, kinaya nga ng taga-Africa, di ba? Kumusta kayo na nasa Pilipinas lang? Tama? So, right now po, wala na po kami sa Oriental Mindoro. Eh, ano na lang po, baka bakasyon na lang kami doon sa mansion namin doon, nagaling din sa iFern. And right now, nakatira po kami sa Valle Verde. Okay? And it happens dahil nagpahawa po kami noong 2019. Okay? Kung bibilangin nyo, ilang taon pa lang, tama? Apat. Apat na taon, pwedeng mabago ang buhay nyo. Yung pagbabago na hindi mo inaasahan. Okay. Pwede ko po bang malaman sino yung hindi pa member? Tayo po kayo, pwede po. Tayo po kayo. Sige po, wag po kayong uupo ha, tayo lang muna. Tayo po kayo. Okay, sige, tayo lang po kayo. Okay. Palakpakan po natin yung mga inaimbitahan natin. Okay, bakit ko kayo pinatayo? Bakit ko pinatayo? Kasi, kung titingnan natin, at talaga pong kiniklaim ko, gustong-gusto nyo ang iFern. Tama ba? Tama ba? Alam nyo kung bakit ko nalaman na gusto nyo ang iFern? Kasi tatlo yung pintuan. Kung aayaw nyo, kanina pa kayo nakalayas. Tama ba? So ngayon pa lang, kinokongrats ko na po kayo. Kasi yan ang unang kailangan gawin. Gustuhin mo yung iFern. Ano? Ngayon, dahil gusto nyo yung iFern, naririto ako para tulungan ko kayo na mag-umpisa sa iFern. Tama? Yung talagang ngayong oras na to, mag-uumpisa ka. Paano? Tutulungan ko kayong mag-desisyon. Yun ang purpose ko ngayong hapon na ito para sa inyo. Kasi hindi ko na kayo kailangang kumbinsihin na sasali kayo sa iFern. Tapos na eh, kumbinsido na kayo, sasali kayo sa iFern. Nga lamang, may natirang tanong, kailan? Diba? So ngayon, ang gagawin ko is, tutulungan ko kayo na ngayon ay mag-umpisa na. Okay, paano? May itatanong ako sa inyong lahat. Pag ang sagot ay yes, pwede kang umupo. Pag no, tatayo ka. Na, okay. Pwede po ba? Okay. Ito ang tanong ko. Kayo po bang mga hindi pa member ng iFern? Kayo po ba'y naliligo at nagtututbrush? O, ba't walang mo po? Yun. Okay. Ang simple po ng tanong. At ang simple ng gagawin. Ang sabi ko po, may itatanong ako at kapag yes ang sagot, pwede kang umupo. Tama? Ang tinanong ko po ay ikaw ba ay naliligo at nagtututbrush? Meron namang yes! Alam niyo kung ano yung dapat na na-realize natin doon? Ang buhay po simple lang. Alam mo naman ang gagawin, pero nahadlangan ka nung mga agam-agam mo pa. Tama ba? Di ba ang sabi lamang ay pag-yes ang sagot ay uupo? Wala namang sinabing pag-yes ay... Wala ding sinabing pag-yes ay... Yes! Ang sabi, umupo. So far, yung lahat ng nakatayo, nagkaroon ng agam-agam. Samantalang, kayang-kaya mo naman siyang gawin talaga. So, ang natitira lamang, nahadlang,
para gawin mo ang isang bagay ay yung takot, duda, at agam-agam. Tama? Kung aayaw niyo ang iPhone, tatlo yung pintuan, pwede na pong umuwi. Pero dahil gusto ninyo, nanatili kayong nakaupo at nakikinig pa sa akin ngayon. Dahil alam ko, sa puso ninyo, gusto nyong mabago ang buhay nyo. Tama ba? Pero ang gusto, hindi po yan mangyayari kung hindi ka kikilos. Mananatili lang yung bangungot pag hindi ka umaksyon. Okay, ngayon, dun sa mga sinabi ko, alam ko, siguradong sasali kayo. Ngayon, bakit ang tanong ay kung naliligo at nagtututbrush? Kasi tutulungan ko kayo na i-wipe out natin yung kadalasang dahilan kaya hindi nakakapag-umpisa. Ano yung kadalasan kaya hindi nag-uumpisa? Walang pera. Lagi yan. Kahit may kwarta, sasabihin ay wala. Tama? Alam nyo kung bakit? Dahil kahit yan ay kayang-kaya namang gawa ng paraan. Sa totoo lang, pwede ka namang mangutang, tama? Pwede naman eh. Pwede kang magbenta ng hindi na ginagamit. Tama? Pwede kang magsangla. Sa totoo lang, maraming paraan pag gusto. Tama? Kaya lamang, nananatili mong paulit-ulit na dinadahilan ang salitang wala kang pera. Dahil, kaya mo paulit-ulit yung idinadahilan dahil nung salitang takot. Takot na baka pag ginawan ko ng paraan, ako ay malugi. Tama? Baka pag nangutang ako, ay malugi lamang. Baka pag ako'y nagsangla, ay hindi ko matubos dahil ako'y nalugi. Tama? Baka pag ibinenta ko yun, ay hindi na ako makabili uli ng bago. Baka. Tama? Yun lang naman na natitira, di ba? Kasi bakit ko nasabi? Bakit pag emergency cases, may dadalhin sa ospital? Ay hindi kayo makadahilan sa doktor-dok, wala nga hong kwarta. Tama ba? So ibig sabihin, hindi pera ang problema. Ang problema, mindset. Okay, para mas makumbinsi ko kayo na hindi pera talaga ang dahilan, i-connect natin yung tanong ko kung naliligo at nagtututbrush ka. Para maisip mo na, aba, hindi pala kailangan ng extra pera. Ito lang pala ang gagawin ko, makakasali na ako sa iPhone. Paano? Di ba ang sagot niyong lahat, yes? Paano yan? May audience tayong Africans. So I need to speak English. Okay, for the sake of our visitors, the Africans, our friends from Africa, I need to speak English. So you bear with me, guys, ha? Huh? Okay? Paano ga ito? Diyos ko po. I am a chemical engineer and I was trained in mathematics, not in English. Okay? But for you guys, I will speak English. Nosebleed po. Okay. My question is, are you taking a bath and brushing teeth? Okay. All of your answer is yes. But what brand are you using right now? If you are not iPhone, you are using leading brand, right? Yeah. I will not mention names because it's unethical, okay? Right now, you are using leading brands. Sa Tagalog, ang ginagamit mo ay yung sikat na brand. Okay? I will just focus on those two items, the soap and the toothpaste. Okay, with those items, money is going out every month. Tama? Ang category niya is expenses. Do you agree? Okay. You are buying toothpaste and soap every month. Okay, every week. Because small quantity. Right? For us, we are buying toothpaste and soap every month. Okay, bulk orders, okay?
So, irregardless of how frequent you are buying, still it is expenses. Tama? The category of those items is expenses. Then here comes pandemic. Dumating ang pandemya. Everybody needs to take vitamins. Additional expenses. Tama? Right now, you have an opportunity to make those expenses converted into business. What will you do? You just need to change your brand. Okay? Ano ba? Naunawaan ba? Sa Tagalog, palitan mo na yung brand na ginagamit mo. Okay? Because the price is not so much different with the price in the market. Okay? So the expenses will become business if you become iPhone. Okay, you convert your toothpaste, lotion, vitamins, and coffee, everything that you need in your house will turn into business. Okay. What are you going to do? You need to advance purchase. You have to advance purchase for 1 month. Nakikita po? For 3 months, 6 months, and the best is 1 year. Are you going to take a bath for the next few days? Ikaw ate, maliligo ka pa ba bukas? You are taking a bath and brushing teeth and taking vitamins every day. Okay, you need to convert your 1 year consumption. You put it into iFern and you will have a family package business. Okay, 332,000, whether you join iFern or not, this money will come out from your pocket and it will only goes to your supermarket, right? Tama ba? Sa Tagalog, hindi ka man sumali sa iFern, yung kwartang are, lalabas sa bulsa mo at dadalin mo doon sa supermarket. Tama? Ang hirap. Ay, di ka. Sa totoo lang, pinahihirapan nyo kasi yung sarili nyo. You are always thinking na ayaw ko namang yumaman, okay na yan, mas ayaw, di ko gusto yung mga inyong yan, yung inyong mga pag-unlad na yan, hindi ko yung gusto ko simpleng buhay na lang, kontento na ako. Kahit pa po anong idahilan mo sa akin, liligo at magtututbrush ka pa rin. Tama? Irregardless of reasons, still, when you wake up, you will brush your teeth, you will take your vitamins, and you will drink coffee, and you will take a bath. Tama? What will you do? You change your brand and turn your expenses into a very, very big business. Okay. Kapag kinuha mo to, ngayon man, magsasabi na naman, I don't have money. I don't have money. Okay, don't join iFern. Okay, because you don't have money. And if you don't join iFern, do not take a bath. Diba? Pag ang dinahilan mo sa akin, ay kaya ka lang hindi sasali sa iFern, ay dahil wala kang pera, ay di sige, huwag kang sumali, pero isure mo sa akin, huwag na huwag kang liligo bukas. Kasi pag sinabi mong hindi ka sasali sa iFern, ibig sabihin, hindi mo kailangan yung products. Kung wais ka, di ba mas magandang ikaw ang nakikinabang sa produktong ginagamit mo? Tandaan mo, sa buong pamilya mo, hindi lang ikaw ate ang naligo, buong angkan nyo. Tama? Sinong gusto nyong nakikinabang? Yung angkan nyo o yung tindahan? So you need to change brand. Put your expenses into profitable business. Ang maganda dito, meron tong return of investment
na 70,000. And you will receive products worth 338,000. Panalo, panalong panalo. Okay. The next thing, you are insured for 1 year. Accident death insurance worth 1 million. Iputol daliri lang, 100,000. Panalo, panalong panalo. Okay. Pero wag mo itong masyadong tingnan. Don't focus on this. We're going to make more money pa. Okay? So you focus on this business, the family package. So ulitin ko, you will have to advance purchase products worth 332,500, good for 1 year, and it has return of investment 70,000, and the products that you will receive worth 338,000, good for 1 year consumption. Okay, you will tell me, oh, it's too much product. Ang dami naman produkto niyan. Sabi, hindi ko kayang ibenta yan. Di ba may mga gumaganon? Ay, ba yun may bibenta? Bibili, yung ibebenta mo yung silver fresh, tapos bibili kang... nakikita niya yung point ko? Huwag niyong problemahin kung saan mo dadalhin yung produkto. Kasi gagamitin mo nga ng buong pamilya mo. Ang maganda, yung produkto na kinonsum mo, meron ka na ngayong napakalaking negosyo. Tama? Okay. May nagsasabi, ngayong oras na to, wala ako ikang 332,500. Meron tayong 95, 285, and 665. Tama? So kahit alin dito ang bilhin mo, ang importante, sasali ka sa iFern today. Alam nyo kung bakit kailangan mong sumali today? Dahil once na lumabas ka dito, bashers is real. Tama? Tama ba? Ang tanong, papayag ka bang nakawin nila ang pangarap ng pamilya mo? Di ba hindi? Okay. Ngayon, sa nagsasabi pa rin, magdadahilan pa rin, wala akong pera. Okay, pareho lang tayo nung sumali ako sa iFern. Yan din ang dahilan ko, wala akong pera. Pero ang tanong, kailan mo pa problema ang pera? Okay, ano-ano kadalasang problema? Utang, tama? Hindi ako pwede dyan, hindi ako pwede mangutang. Ang dami ko ng utang, dadagdagan mo pa. O, tama ba? Pero, ang mangyayari, magkakaskas ng credit card ka, bibiling sabon, toothpaste, lotion, dun sa supermarket, dagdag utang yun, di ba? O, iba, hindi mo dito ikaskas sa baba. Dito ka mag-shopping sa baba, di ba? O, ano pa mga problema ng pamilya natin? Tuition, tama? O, ano pang problema? Ulam. Sinong problema ang ulam? O, ito, o, pambayad ng kuryente. Bills, di ba? Pang, ano pa, pang tuition, pang, walang, may isa pang pinakamalaking problema, ito. Walang ipon. Tama? Ang tanong, kailan nyo pa ito problema? Matagal na, di ba? Since birth ba? Huwag naman forever, nasa iPhone ka na eh. Kaya nga, susolusyonan natin eh, di ba? Yung lahat, nang may problemang ganito, kailangan mo talagang mag-iFern. Alam nyo kung bakit? Kasi, sa ginagalawan mo at ginagawa mo, paulit-ulit ang nasosolve mo lang ay ito. Tama? You are working hard just to solve these problems. Tama? Jumu-duty ka 8 to 5 para makabayad ng utang, makapag-tuition. Tama ba? Nagbubukas ka ng tindahan mo para makabayad ng utang, makabayad ng kuryente. Tama? Oh, paulit-ulit, you are solving these problems. But you are not
really solving the real problem. Ang totoo, hindi mo nasusolve ang totoong problema. Alam niyo kung ano ang totoong problema mo? Alam niyo ba? Alam mo ba kung bakit marami kang problemang ganito? Kasi hindi niyo sinosolve ang totoong problema. Ang totoong problema ay ito. Kulang ang income. Tama ba? Pag marami ka bang income, mangungutang ka pa? Pag marami ka bang income, mamumroblema ka pa sa tuition? So right now, nasa harapan ninyo ang susolusyon sa totoong problema. iFern po. iFern ang magdadagdag at re-resolba ng mga kulang ninyong income. Ngayon, sa dami-dami kong sinabi, pati nung lahat ng speaker kanina, nasa sa iyong kamay, kung lahat ng yon mananatili lang panaginip sa'yo. You need to take action. Join us here in iFern. You change your brand, turn your expenses into business, and solve the real problem. Tatagalogin yung pag-aho. Mahirap-hirap eh. Okay po ba? So, sino po ang gustong sumali sa iFern pumunta ngayon dito? Joy, hindi kayo na. Okay. Tayo dito. Yung gustong sumali sa iFern. Tayo. Tayo dito. Join iFern. Okay, sige. Tayo dito. Okay, kuya. Ilang account ang bibilin mo sa iFern ngayon? Sige lang. Elena, gusto mo sa iFern? Ilang account? Isa lang. Kaya mo ngayon? Kaya mo ngayon? Kaya. Akin na ang pera. Kaya mo, di ba? Sino nag-invite sa kanya? Sino? Ikaw? Okay. Isang account daw to. Punta na sa cashier. Go. Samahin na, Ari. Ilang account pong kukunin niya po? Isa lang. Isa lang po. Ngayon na. Sa 6. Okay. Gusto daw niya sa 6. Saksi kayo lahat. Magkano ang hawak mong pera ngayon dyan? Meron yan. Meron yan, mami. Sure ako. Meron yan. May 1,000 ka dyan. 500. 100. Meron? Okay na. Okay, oh. Ikaw po, sir. Sali ka na. Opo. Ilang account? 7. Wow! Kita-kita kanina! Okay, congratulations po. Opo po kayo. Ngayon na, di ba? Punta ka na sa cashier. Lakad na! Aba! Go na. Go! Congratulations! Ang gagaling! Mababago na ang buhay nila! Ikaw, sir. Sali, ma'am, pero... Apo, ilang account po ang gusto nyo? Isa lang. So, dahil hindi ka tumanggi, kailangan kitang pilitin. Okay, papaano? Magkano ang laman ng wallet mo ngayon? Meron ka po? Magkano po? Akin na po. Hindi, promise, may sasabihin ako sa'yo. Kasi sasali ka naman, di ba, sadya? Oo. Oh. Okay. So, ayan, saksi kayong lahat. 1,000, sasali daw siya. Kailan po? Ay, asawa kayo! Oh, asawa mo pala, ma'am. So, sasali kayo. Tama. Sinong upline nyo po? Si upline, okay. Ito ang kasunduan natin, sir. Pag hindi ka nag-join, ilang araw? Pwedeng bigyan kitang 3 araw, kaya mo? 3 araw. Matagal. Anong kaya mo, mami? 3 days? Alam niyo yung feeling ng napuputulan ng kuryente? Di ba yung... Ano ka? Ikot ka na dahil kailangan magbayad? Kailan ang balik? Ah, ang tagal pa nun. Sa halip na nagtatrabaho na tayo. Ganito na lang. Bibigyan kita ng 3 days.
pag hindi ka sumali sa iFriends sa loob ng 3 araw, itong pera na ito, ibibigay ko sa mga guard. Agree? Deal or no deal? Kayo. Bakit ako? Yo, hindi man kwarta ko ari. Sasali ka, di ba? Marami pa kasi akong gamot mo. Eh, hindi naman gamot yan. Vitamins yan dito. Oh, ano, sasali ka? Oh, sasali pala ate. Ilang account nga? Isa lang? Isang buwan ka lang liligo? Pero palakpakan natin siya, gusto niyang sumali. Ayan, tanong, Ariga, ilalaban mo? Lalaban daw. Pag hindi ka sumali, sa guard to, ha? O, saksi kayo, ha? Hindi ko siya pinilit. Okay, thank you, kuya. Ikaw, kuya, ilan ang count ang kukunin mo? Isa lang din lang. Kanina rin invite. Abo, inyo din. Ngayon, kailan ka sasali ngayon, ha? Oh, go na. Go! Go, sa baba! Ay, bawal dito. Babarilin dito pag nagano. Joke lang. Halika na, punta. Sama na siya sa baba. Oh, congratulations! Ikaw, kuya, ilan? Isa lang yung susubukan ko lang kasi. Oh, ngayon na. Sino nag-invite sa kanya? Oh, go na sa baba. Hindi na kita interviewin, kuya. Congratulations po! Ikaw, ate, sasali ka na. Kaya mo to. Kailan mo makukuha to? Okay. Ito. Ginagawa ko ito para ma-push. Ma-push. Kasi kung walang magpo-push sa inyo, hindi kayo sasali agad. Okay. Dahil gusto mo, tutulungan kita na ma-push. Magkano ang laman ng pera ng wallet mo ngayon? Right now. Ay, okay na. Hindi nga, kasi para ano, ma-pressure ka. Kailangan mo ma-pressure kasi pag nagkahiwalay tayo, malimutan mo lahat ng sinabi ko. Mama, nasa niyo 1,000? Well, kunin niyo po. Kayo, sir. Nag-invite lang sa akin si Jason Cortez. Ah, Kuya Jason. Work ko yan eh. Pinsan ko po yun. Work ko yan dati. Oo. Oh, sasali ka. Ilang account? Kasi nilibre na ako ni Jason eh. Ngayon galing pa ako ng Calvin Bank. Pero ilan account? Alin ang family package? Siyempre yung pangaraw. Alin, ilan pa? Oh, babalikan ko lang siya, kuya. Depende kay Jason kasi nakataon naman si Jason. Saglit lang ha, babalikan kita. Isan libo, saksi kayong lahat. Ilalaban mo ba to? So may 3 araw ka lang para sumarin sa iFern. Kahit alin. Basta ang kinakailangan, in 3 days, kasali ka na. Di kung gusto mong ng 7, i-upgrade mo. Okay? Pero ang importante, sa loob ng 3 araw, kasali ka na. Okay, sa'yo doon, deal tayo. May pinanser naman. Oh. Mami, ikaw na ang bahala sa kanya. Hindi siya ang jowa. Yung pala si mami. Okay na tayo. Okay, congratulations po. Oh, basta ito, pag hindi kayo nagsisali, sa guard to pupunta, ha? Ay, hindi pala. Sa guard at saka kay na Kuya Ruel. Ano? Kuya Ruel, nakakarami na tayo. Ikaw, Kuya, ilan? Isang account lang. Isang account. Pero kailan? Ngayon, ha? Yes, ma'am. Kung depende rin sa aking tropa. Tropa, Kuya. Sasali daw rin ngayon. Sige. Kung matagal na akong ini-invite kasi talaga yan ni Jason. Kasi touch-up ko naman. Okay, sige. Congratulations, kuya. Kuya, samahan mo na to sa cashier, kuya. Go. Go, liligo ka bukas. May negosyo ka na. Ate, sasali ka sa iFern? Yes po. Ilang account po? Wow! Kanino siya? Family package siya? Wow! Sa iyo po? Again, Shev. Gilas to, di ba? Winners. Tama ba? Gilas nga, no? Share. Family package, Sherish, di ba? Sherish. Okay. Ngayon. Go, sa baba. Ate, make sure mo, ipapanalo mo ang pangarap ng pamilya mo, ha? Sa totoo lang, wala akong dalang pera ngayon, 400 pesos. Pero may credit card po ako, siya ko pong gagamitin.
Congratulations! Go na, sa baba. Halika, ate. Ilang account ang gusto mo? Isa po. Kaya lang, in-invite po ako ni ate. Ano, nagtatrabaho pa ako ni yaya niya lang ako. Okay. Gusto mo sumali ng isang account ngayon na? Mangungutang pa. Okay, mangungutang pa daw si ate. Ngayon, magkano ang laman ng bulsa mo? Meron yan. Pag nakadagis ka ng itlog, eh siya. Kasi ma'am, biglaan niya. Nagtatrabaho kasi ako. Oh, nasa, kinidnap mo lang. Okay, ito ate. Okay, ngayon pa lang kinukongratulate na kita. Okay, mangyan ka din. Okay. So ito, isang account ng gusto mo. Kailan mo ito isasali? Oo. Paano niyo ako ma'am yung trabaho ko, 'di ba? Kasi parang talagang may nag-aano sa akin dito. Okay, sige. Bigyan lang kita ng 3 araw. Okay lang? Okay, 3 days po, sasali siya. Congratulations po. Sige po, thank you, ma'am. Mami, halika dito. Sasali ka po sa iFern. Ilan po? Isa lang. Isa, 9-5. Kanino siya? Ah, sa inyo din. Ngayon ka na sasali? Hindi pa. Kailan? Basta. Hindi. May pera ang bag mo. Okay na. Kaya mo yan, te. Tinutulungan na nga kita para mag-desisyon ka eh. Magkano yan, te? Dami naman eh. Yan, oh. Papayag ka dun sa deal natin, yung kagaya kanina. Payag ka ba? So, bibigyan lang kita ng 3 araw. O gusto mo 2 days, 1 day? Gusto mo, ano, bigyan na lang kita ng chance, 2 gibs. 2 gibs, umaga't hapon. Na, anong gusto mo? Bukas. Okay, ito na lang. Para maramdaman mo din yung mabuputulan ng kuryente. Pag bukas, hindi ka sumali. Kuya Rowel, nakakadami na tayo. Bukas, pag hindi ka sumali, dito na itong 1,000. Deal or no deal? Deal. Oh, deal. Congratulations! Kuya, ikaw po. Galing naman. Ay, hindi ka dito. Sino nag-invite sa inyo? Si tita. Pero sasali ka. Po sigurado, basta ano lang po. Sigurado na, pumunta ka dito sa unahan eh. Di sabi mo, di ba sabi ko kanina, yung gustong sumali sa iPhone, pumunta sa unahan. O, nagpunta ka sa unahan, di gusto mo. Oh, sige po, pwede. Yes! Ilang account? Ah, ikaw ay gustong sumali, pero undecided, tama? Oh, so tutulungan kitang magdesisyon. Okay. Magkano ang laman ng wallet natin dyan? Wala po akong dalang pera. Mami, paano to? May credit, may card ka naman pala eh. Galing mo naman. Ganto na lang. Ikaw na nang bahala sa kanya. Pero ngayon pa lang, kuya, kino-congratulate na kita. Dahil pag nag-decide ka ngayon dito sa iFern, for sure may chance ka na may panalo ang pamilya mo. Eh, may nanay tata yan eh. Tama po. Oo. May pangarap to para sa nanay tatay niya kahit siya'y wala pang pamilya. Tama ba, kuya? Ilalaban mo ba? Ayan. So, congratulations, kuya. 3,000 to. Kuya, nandito 1,000 mo. Nakita niyo po yung sense nung ginawa kong activity. Marami po kasi sa atin yung gusto talaga. Gusto nyo naman talaga mag-iFern. Pinangungunahan lang kayo ng takot. Pero pag meron pong namumwersa sa inyo, sigurado papasok kayo sa iFern. So yung lahat po na nag-imbita, yung lahat ng inimbitahan ninyo, itulak nyo na papunta sa iFern. Balang araw, pasasalamatan nyo ng todo-todo yung taong nagpwersa sa inyong sumali sa iFern. Bakit? Abot-abot po ang pasasalamat ko sa taong nag-imbita sa akin sa iFern, sa Upline Rodora Lorin. Okay, kung hindi niya ako pinilit sumali sa iFern, wala sana kami ngayong 90 million pesos. So, yun lang. Thank you so much. Thank you sa inyong pakikinig. And congratulations sa lahat. Dito pala si Sir.
So sorry. Congratulations sa inyong lahat na nag-join sa iFern today and sa lahat ng nakinig.